galak at magsaya't tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay ay tinatawag din Linggo ng Mabuting Pastol. Ipinakakayag sa atin mga pagbasa si Jesus bilang tagapanganaga ng mga tupa na ibinigay sa kanya ng Ama. Ngayong linggo, ipinagdiriwang din natin ang pangdaigdigang araw ng pananalangin para sa bukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon na magsugo pa siya ng mga pastol, ng mga kaluluwa na tunay na mag-aalay ng kanilang sarili para sa kapakanan ng kawan at ng lahat ng tao na may mabuting kalooban, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisikan ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yeso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami ay mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan kami ay makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat nyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin nyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil nyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinagay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong namasdan ay kalugod-lugod. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkakadakila mo ay iyahayag. O pasasalamatan ang Diyos na puon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya.
at ang nakaluklok sa trono ang kukop-kop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia. Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ano ba po ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ngayong umaga? Una, siya raw ang napakabuting pastol natin. Ikalawa, papaano natin mapapatunayan na tayo ay kabilang sa kanyang mga tupa? Kung nakikinig tayo lagi sa kanya, lahat ng kanyang sinasabi, pinakikinggan natin. Lahat ng kanyang pangaral, lahat ng kanyang sinasabi,
pinakikinggan natin lahat ng kanyang mga utos, pinakikinggan natin at ginagawa lagi-lagi sa ating buhay. Diyan natin mapapatunayan na tayo ay kabilang sa mga tupa ng ating Panginoon. Ikatlo, kung tayo ay kabilang sa kanyang mga tupa, magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba itong buhay na walang hanggan? Kung namatay tayo, langit ang ating tungo. Makakasama natin ang Diyos sa langit magpakailanman. At ikalawa, habang nabubukay tayo sa lupa, sapagkat pinakikinggan natin lahat ng itinuturo sa atin ng Panginoon, magiging maganda ang ating buhay, magiging maayos at mapayapa. Kaya ang payo po sa ating ang payo po ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat ngayong umaga, sikapin natin maging mabuting tupa ng ating Panginoon. Pakinggan natin lagi-lagi ang kanyang sinasabi sa atin at isagawa sa ating buhay nang walang pagkukulang. Kaya tumayo pa tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ama, turuan mo kami na makinig sa tinig ni Jesus, ang iyong anak at aming mabuting pastol. Dalhin nawa niya kami sa mainam na pastulan kung saan makasusumpong kami ng pahingahan at kapanatagan. Ang ating tugon, Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso at mga misyonero upang manatili silang tapat na pastol ng bayan sa Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Upang ang mga Kristiyanong pamilya at tahanan sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit ay maging lugar kung saan ang mga binhi ng bokasyon ay tutubo at lalago. Manalangin tayo. Upang ang ating mga kabataan ay makatagpo si Kristo
bilang inspirasyon at kahulugan ng kanilang buhay, nang sila'y maging daluyan ng pag-ibig niya para sa lahat. Manalangin tayo. Upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loob upang makita nila at makatugon sila sa iba't ibang tawag ng paglilingkod sa simbahan, lalo na sa paglilingkod bilang mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Tanggapin mo, Ama, ang mga kapatid naming pumanaw. Makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng matamis na ngalan ni Jesus na anak mo at aming mabuting pastol, dinggin mo po ang mga kahilingan na siyang mapapanatili sa amin sa kagalakan na dulot ng kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Masayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo, Panginoon, Panginoon, alay sa nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo na kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang baliw sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nag-aaking walang humpay ang anak mong minamahal.
upang magkasalo-salo ang tanahan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang iniakin sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birkin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama.
Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayagan sa kanyang piging. Sa paglapit
sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo na kami ay makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, sa iyong maaasahang pagmamahal, patuloy kang nagsusugo ng maraming mga maglilingkod sa iyong sambayanan. Hipuin mo ang puso ng mga kabataan upang lagi nilang marinig ang paanyaya ni Kristo na sumunod sa Kanya bilang mga kaibigan at alagad niya. Tumawag ka ng maraming mga maglilingkod sa iyong sambayanan sa Archdiocese ng Maynila bilang mga pari, misyonero, religyoso at religyosa. Tulungan mo silang tumugon ng buong buo sa tawag ng paglilingkod. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na paglingkuran ang iyong sambayanan sa diwa ng pagmamalasakit ng mabuting pastol. Nawa ang kanilang bukay at paglilingkod ay magpaalaala sa iyong buong sambayanang banal na tumugon din sa paanyaya ng Espiritu Santo na nananakan sa amin, upang sa katapatan sa Ebanghelyo ni Kristo, kaming lahat ay makapaghatid ng magandang balita sa mga dukha, makapagpakayag na
ang mga bihag at bilanggo ay lalaya at maging daan sa ipagpapanibago ng sanlibutan. Pag-alabin mo sa aming puso ang ningas ng Espiritu Santo upang lakat kami ay maging tagapagpadala ng mabuting balita. Amen. Santa Maria, ina ng mabuting pastol. Sumain niyo ang Panginoon. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon po ay Mother's Day. Binabati namin kayo, mga ina, na nagsisimba ngayong umaga. Maligayang bati po sa inyong lahat. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang misa. Umayo tayong mapayapa. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
karangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninumbalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,